Here po, paano kayo mag-start up to check your internet connection using with VPN po. First po is connect kayo sa wifi nyo, then open yung browser. Ang first na gawin nyo po is visit nyo muna yung 192.168.8.1. Ito po, ang purpose nito is para ma-update yung time, date and time. Click nyo lang yung webpage. After nun, kapag na-open na to po, go na po kayo sa VPN 192.168.8.180, may 8080. Then dito normally ganyan po yan siya. Makikita nyo disconnect, connect button siya sa tabi ng save. So disconnected yung VPN status niya, is disconnected. So to connect, click nyo po yung connect. Dito po malalaman nyo kapag okay yung VPN connection nyo, is connected yung VPN status. Kapag naman ganito yung error po, example ito, pag connect nyo, change ko yung password. So malalaman nyo wrong po yung credential na na-input sa account nyo. Yan o, soft authentication failure. Ibig sabihin po, mali po yung user and password. So click nyo lang ulit yung connect, then retype nyo yung password, yung account nyo, pwede yung pan, kung ano yung binigay namin. Click save muna po, then click connect. Yan. Pwede naman po kapag PH server, pero kapag mag YouTube, pwede naman kayo mag change sa Singapore server. Kung mag change kayo ng server po, change nyo muna yung disconnect. Tapos nun, pwede nyo palitan sa Singapore. Kung mag change kayo ng server, click nyo po yung save before i-connect. Then another thing po pala, kung sample mahina talaga yung net, para hindi na kayo mag on off ng wifi nyo, pwede po ganitong gawin nyo. Pag access nyo dito sa 192.168, disconnect nyo lang po, tignan nyo yung 1IP. Kapag i-click nyo po itong change 1IP, magpapalit po yung IP ng IP address ng modem para po yan siyang nag-restart. Then si PH yung gamit ko usually. Then save, then connect. Yun po. Usually applicable to sa mga SAN and smart or token tech subscriber. Sa Globe naman po, pwede nyo i-click yung enable startup. Ito, start up. I-click nyo yan. Gawin nyo. Pwede nyo i-click ganun. Dapat ganyan siya. So, automatic siya. Kapag pag-on nyo ng modem, kaya hindi na kayo pumunta dito, automatic siya mag-connect. Pero, kung mas better kapag naka-disable siya, para manual kayo mag-connect. Pwede nyo naman i-check to lagi kung connected siya o hindi. Kung example, nag-internet kayo, wala kayong net. So, check nyo lang to. Kung connected siya. Kung connected siya, then di gumagalaw yung download nyo kung may ibang nakakonect. Disconnect nyo lang siya ulit. Tapos nun, change nyo yung 1IP para baka kasi medyo full na yung server sa saan kayo nakakonect. Then, click save, then connect nyo lang ulit. That's all.